ulit na nakakasagabal. Yan, ganyan ang angat niya, boss. Ah, ganyan diskarte niya, sir. No? Nagpalit ako ng mapper pero kailangan ko itong mag-reset ng ECU. Start na lang. Okay. Lagyan na siya subitan. Enjoy ko talaga yung mapler ko, tingnan mo ha. What's up mga kapogi, itong nasa harapan natin ngayon, dumating na yung pipe na in order natin. Hindi ko alam kung paano mag-unbox nito pero bubuksan ko na lang. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga nasa loob. Meron siyang ganito. Ah, ito yung holder ng ano, holder ng pinaka sambucho do sa swing arm. Ayan, nakaganto yan siguro. Ayan, yung meron siyang clip dito eh, kinapasok yan dito. Paganto itsura niyan. Tsaka ako na nga pakita sa inyo to. Ayan. Meron siya mga bolt. Tsaka yung eye spring to. Doon to sa may pinakadulo niya eh. Sa may pinakanister. Kumbaga, canister kung tawagin ba yun. So, meron siyang gantong allen bolt tsaka nut tsaka washer. Stainless na ata ito. Sabi na muna natin yan dyan. Tingnan natin kung ano itong muffler na to. Ayan. Naka-styro siya. Ayan. Akrapovic. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yan. Akrapovic o Akrapovic. Ayan. Dito nilalagay yung spring. Tapos nakayakap yan doon. Ito yung isa nandito na yan. Sige, hindi ko natatanggalin to. Hindi ko alam paano mag-unbox na ito. Pero ayan, pinapakita ko sa inyo yung itsura. Ayan. Napakagaang niya. Mas magaang to kaysa doon sa stock. Isa sa mga dahilang bakit nagpalit ako ng ganito is para mas magaang tsaka pas para mas marinig ako ng mga tao sa harapan ko. Kunyari naglalakad ka, naglalakad yung tao, ito yung motor mo nakatalikod para marinig ka niya may parating na motor sa kanya o sasakyan, tatabi siya eh sa businahan mo. Minsan kasi pag nagbusina ka, medyo malakas na kasi yung busina ka, nakakabastos yung busina niya, minsan magagalit pa sa'yo pag nagulat. May buto siya dito para sa may takip sa tornilyuhan para dito sa silencer ata ito. Ayun, nasa loob, nakakabit na, hindi ko natatanggalin mga kapogi. Ayan yung itsura niya. Parang metal siya dito. Carbon nung ganito niya. Para may, ayan, mga bakal. Wala siyang plastic. Ayan, napakaganda. So, papakabit natin to. Bibili tayo ng, papagawa tayo ng ano, paparitubo tayo ng dito yung duktungan niya papunta doon sa makina. Kasi wala tayo nun eh. Ito yung meron tayo. So, kulang pa siya dito. Kailangan madala ko to kasi iba na yung swing arm natin. Yung swing arm natin pang PCX nagawa nga nung nagpalagay tayo ng rear disc brake conversion, nagpa-convert tayo ng rear disc. Ang ginamit ko kasi yung swing arm doon is pang PCX. Hindi nasakto yung kabitan ng stock muffler ko doon sa may swing arm ng PCX. So papagawa tayo ng tubo na iyayakap ito at sasakto dyan, sasakto doon sa may pinakakabitan doon sa may swing arm niya. Alright, let's go. Natanggal na nila yung sambucho ko na stock. Nagawa na ng para ni kuya. Yan. Susukata niya yan mga boss. Dito bali. Bumalik na pitot mo. Ah, ganyan diskarte niya, sir, no? Tapos ito, babali ito, no? Oo, babali. Kasi yung stock ko dito, mayanig, eh. Hindi tama, may bracket kasi. Tapos may skin
Nag-display sa tabi, sir. Ah, dyan. Tapos yung tapon nun, sir, ihinang dito, no? Lalabas natin pa. Tanggal ulit. Tapos, babalihin niya yan dito. Magkabalihin niya. Babalik niya ulit doon. Yun, bali nagkaroon siya ng spacer doon para medyo lumuwang siya na konti. Para di siya tumama sa pinaka-swing arm. Okay. Lagyan na siya sa bitan. Hindi ko muna kakabit yung silencer siguro. Kabahin na lang. Hindi ko muna kinabit yung silencer mga kapugi. Ano? Ewan ko kung maingay yung mangyayari dito. Solid. Pero mahina siya pag ganito na mga kapugi. Ulit na nakakasagabal. Mga kapogi, nagpalit ako ng muffler pero kailangan ko nung mag-reset ng ECU. Importante yung pagre-reset ng ECU. Magre-reset tayo maya-maya. Pagkabalik sa bahay, nahihiya ako. Konting backfire ako naririnig sa kanya kanina. Ano naka-steady ah. Para ako naka-big bike mga kapogi. Babala pag naka-mapter ka, no, may abang ka. Pakiramdam ko pag naka-muffler ako. Ganito pala yung mga pakiramdam ng mga naka-muffler na ano, no? Nag-big bike na hindi maintindihan. Importante, ma-reset ko easy unit. Enjoy ko talaga yung muffler ko. Tingnan mo ha. Ganyan na pag naka parang minor lang sa mga 20 ganyan. Okay naman siya. Hindi ko na videoan sa inyo mga kapogi yung meron siyang TV killer kanina nilagyan ko eh. Hindi ko na videoan pero maririnig nyo naman to kapag nilagyan ko na. So, ito na siya mga boss. Binuksan ko na to. Yan sa battery niya. Tinanggal ko na rin yung takip. At kailangan gumawa na kayo ng ganito. Solid wire yan. Binutol ko lang tapos binutol ko yung dalawang dulo. Kasi gaground natin tong dalawa. Yung green tsaka yung brown. Yan. ECU sa ECU. Sa TPS, kung tawagin na ba? Throttle positioning daw. Hindi ko kasi mahugot yung dito eh. Yung pinaka-wire niya. Hindi ko mahugot kahit anong gawin kong hugot. Hirap hugotin niya. So, ang gagawin ko sa kanya, ito na lang yung pinaka-re-reset natin sa kanya. Gagawin nyo lang, ganyan. Ya-jumper nyo lang siya. Yung green, at saka yung brown na yan. Yan. Wait lang ha. Sinang-smack po siya. Okay. So, ang gagawin natin, full throttle to. Tapos, 5 seconds, i-on natin yung pinaka-ignition niya. Pak, pak, on natin. Tapos may makikita tayong indicator light dito. Sana magawa ko ng maayos.
Okay, in. Full throttle, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, buksan na mga kanya. Tingnan natin yung engine. Yun, nag-blink siya. Diba? Bitawan na natin pag gano'n. Ayan. Saka natin i-off. Ayan. Off pala, off. Pagka-off, siyempre tatanggalin na natin yung jumper. Dito. Gagawin nyo yun pag naka-jumper na dito. Tingin ko lang tumunog. Tapos bubuksan ulit natin siya. 10 minutes natin siyang papaandarin. Maparinig ko rin na rin sa inyo yung tunog niya kapag naka-silencer siya. Ayan. Mugot na. Takpan natin ito mamaya. Na ako nag-start. 10 minutes, 10 to 15 minutes natin siyang patatakbuhin na ganyan. Ayan siya pag naka-silencer. Hindi naman ganun kaingay. Alright. Yun lang. So, ganun lang. Ayun, ganun lang. Tapos na yun. Sana may natutunan kayo, no? Dito ka na pagkakagawa. May pangalan pa rin. Tsaka kung paano mag-reset. Okay. Like, share, subscribe.